Nagbabala ang Securities and Exchange Commission o SEC laban sa kumpanyang Lokal Plate na kumukuha raw ng investor kahit hindi awtorisadong manghingi ng puhunan sa publiko. Todo tanggi naman ng kumpanya. Giit nila, hindi sila humihingi ng puhunan kundi nag-aalok ng prangkisa. At nakatutok si JP Soriano. Inabisuhan ng Securities and Exchange Commission ang publiko huwag mag-invest sa inaalok na online franchise program ng kumpanyang Lokal Plate. Sabi ng SEC, bagamat rehistrado sa kanila ang kumpanyang Lokal Plate Corporation, hindi ito awtorisadong mag-solicit ng investment sa publiko. Tinukoy ng SEC ang online post ng kumpanya na nang-eengganyo sa publikong kumuha ng tinatawag nilang online franchise sa halagang 12,000 pesos na pwede raw kumita ng hanggang 80,000 pesos. Ito pong mga offers of investments ay isang regulated activity na kailangan ng permit o lisensya magmula sa SEC na ayon sa Securities Regulation Code. At ito pong gantong klaseng business ay hindi po sakop ng primary purpose ng Lokal Plate. At yun na nga ang ating mensahe, kahit na po ang isang korporasyon ay rehistrado sa atin, ito pong mga gantong klaseng activity ay kailangan po ng lisensya o permit na wala si Lokal Plate. Ayon sa SEC, base sa Articles of Incorporation ng Lokal Plate, ang negosyo nito ay pagbebenta ng pagkain online. Hindi rin daw kasama dito ang franchising. Pero ayon sa founder at CEO ng Lokal Plate na si Brian So, hindi sila nanghihingi ng investment kundi nag-aalok sila ng franchise. As far as Lokal Plate is concerned, we are not engaged with soliciting investment or trading of securities. We are engaged in the business of franchising, which we are compliant with Securities and Exchange Commission. We have the articles of incorporation from SEC to back it up. We assure our partners and other stakeholders that we are legitimate business. Paliwanag niya, ang kukuha ng online franchise sa kanila, kikita ng komisyon sa mabebentang pagkain online. We're not doing something wrong. Lahat ng ginagawa natin na to is ginawa namin siya actually to help these local merchants thrive during this pandemic. Pero ayon sa SEC, nakipag-ugnayan na raw sa kanila ang NBI. Lalo na po yung mga ganyan, napakataas ng pinapangakong kita o tubo, magduda na po tayo. Too good to be true, ika nga. JP Soriano, nakatutok 24 oras.